Manood makinig matuto, manood makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Ann na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang ubod ng likot, ikot ng ikot at lahat ng bagay ay kanyang kinakalikot. Na pinamagatang si Pot-Pot ang batang malikot. Isinulat at iginuhit ni Teacher Vilma Q. Pajardo ng Division of Marinduque. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong likod, Teacher Julian A. Angeles ng Division of Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Pot-Pot ang batang malikot. Si Pot-Pot ay batang malikot. Lahat na lang ay kanyang kinakalikot. Patakbo-takbo, paikot-ikot. Kaya ang buhok niyang tuwid ay laging gusot. Hay naku, Pot-Pot! Nasabi ng kanyang nanay. Maari bang kalikutan mo ay bawas-bawasan? Kapag hindi ka huminahon, baka ikaw ay masaktan. Sa halip na tumigil, lalo siyang nanggigil. Ang hakbang na marahan ay lalo niyang bininisan. Ang malinis na mga upuan, kanyang tinapak-tapakan. Hay naku, Pot-Pot! Sambit ng kanyang tatay. Maari bang kilos mo ay ayusin? Mga bagay sa paligid, huwag mong kalikutin. Kung hindi sa iyo, ay huwag mong gagalawin. Dagdag ng tatay niya. Sa halip na sumunod sa kanyang tatay, si Pot-Pot ay lalong naglikot. Mga baso sa mesa ay binuhat-buhat niya. Maya-maya'y, bigla niyang nabitawan ang basong dala-dala. Ay naku, Pot-Pot! Saway ng kanyang kuya. Pwede bang mag-ingat ka naman? Huwag mong pairalin ang iyong kalikutan. Baka humantong ka sa kapahamakan. Sa halip na sundin ng kanyang kuya, lumabas siya ng bahay at pumunta sa hardin. Pinitas niya ang mga bulaklak na nakatanim. Hay naku, Pot-Pot! Sabi ng kanyang ate. Wala ka na ba talagang magawang mabuti? Hayan, ang ginawa mo, masdan mong maigi. Sa halip na tingnan, sa maliit na kwarto siya'y dumiretso. Dahil sa pagod, agad siyang nakatulog. Maya-maya, si Pot-Pot ay lumabas. Pasipol-sipol habang patakbo-takbo. Nakarating siya sa tapat ng isang malaki at lumang bahay. Tao po! Tao po! Sigaw ni Pot-Pot. Tinulak niya ang antigong pinto. Dumiretso siya sa loob. Wow! Ang gaganda ng mga gamit! Bulalas niya. Natuon ang kanyang paningin sa lalagyan na punong-puno ng makukulay na laruan. Hindi na naman niya napigilan ang maglikot. Lahat ng laruan ay kanyang ginamit. Hindi niya napansin ang dalawang bilog na mata na nakamasid sa kanya. Pinapanood lang siya ng mga ito habang siya ay naglalaro. Mula sa pinagkukublihan, lumabas ang lalaking mataas. Mahaba ang balbas. Kulot ang buhok. May matatalas na kuko at malalaking ngipin. Umalingaw-ngaw ang tinig nang nagmamasid kay Pot-Pot. Sino kang walang paintulot na pumasok sa aking bahay? Napatingin si Pot-Pot sa may-ari ng tinig. Nanginig at nanlamig si Pot-Pot. Ako po, si Pot-Pot. Aha, ikaw pala si Pot-Pot, ang batang malikot na lahat ng bagay ay kinakalikot.
Hindi mo ba alam na hindi na makalalabas ang sino mang pumasok dito? Sigaw nito. Hindi na po mauulit. Nangangatal na sagot ni Potpot. Hindi na po ako maglilikot. Pauwi niyo na lang po ako. Ayusin ko na po ang lahat ng ginulo ko. Imisin ko na po lahat ng kinalat ko. Pauwiin niyo na po ako. Pagsusumamo ni Potpot. Akma siyang hawakan ng lalaki nang bigla siyang sumigaw. Huwag po, huwag po, huwag po. Hindi na po ako maglilikot. Pakiusap ni Potpot. Potpot, Potpot, nananaginip ka lang. Sambit ng kanyang ina. Inay, inay, patawad po. Sabay yakap sa kanyang ina. Simula po ngayon, hindi na po ako maglilikot. Tutuwirin ko na po ang mga gawi kong baluktot. Pangako ni Potpot. Napangiti ang kanyang ina. Hay naku Potpot, mabuti naman at napag-isip-isip mo na ang iyong kamalian. Anak, lagi mong tatandaan na walang mabuting dulot ang sobrang likot. Pangaral pa niya. Dahil sa pangaral ng kanyang ina, si Potpot ay unti-unting nagbago. Ang kanyang kalikutan ay unti-unting nabawasan. Sumusunod na rin siya kapag siya'y inuutusan. Mula noon, naging mabuti at masunuring bata na si Potpot. Hindi na siya ang batang sobra ang likot. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.